DLG? Did we invite DLG? Isabi na nga natin yung DLG. We have to issue a subpoena sa DLG. Tumunta kay DLG, anong nangyari? Sabi, on the way. Walang DLG? Pero they confirmed yesterday. Pero ngayon, we will try contacting them. Tawagan niyo sa secretary ng DLG. Meron ba tayong cellphone? Can you call him? Grabe naman tumunta kay DLG na to. The reason why we need to talk to the DLG, dun sa sumbong pa ng mga members ng Pulay na pinagbabayad ng business permit ang mga outlets, samantala meron desisyon ang Supreme Court na hindi na dapat. Diba? So, bakit ito mga taga-LGU dapat to the DLG ayaw sumunod? Meron ba taga Batangas dito, LGU? Kayo po, City Legal, Batangas City. Attorney Sunny Jose Rica Blanca. Okay. Attorney Rica Blanca, hindi niyo po nirespeto itong decision ng Supreme Court? Your Honor, good morning. First, we would like to clarify, Your Honor, that we are only imposing a mayor's permit fee at a fixed rate of 5,000 pesos. We are not imposing a business fee based on the commissions earned of the lotto agents, Your Honor. And we have reviewed all the jurisprudence that have been cited by the PCSO and the letter sent to us by the PCO's Vice Chairman year 2022. And we believe, Your Honor, that these cases are not applicable to the issue at hand. Dito po sa desisyon ng Korte Suprema, kailangan po nila kumuha ng mayor's permit. Pero hindi nila kailangan magbayad ng mayor's fee. Yan po yung nakalagay dito eh. Yung iba po nagko-comply na. So kayo na lang po dyan sa Batangas, ayaw pa mag-comply. Ayan po yan o. Sa, may copy ako kayo nito. In fact, I understand, napadala nila po kayo ng letter ng DLG. O yung DLG, nagpalabas na ng kanilang opinion. Kaya gusto ko nandito yung DLG para yung DLG mismo magsasalita at pagsasabi. Eh kaso itong DLG, hindi sumipot. So, ito po. Wala ba kayong copy nito? Your Honors, meron po, nakatanggap po kami. Okay. And we have already submitted our position paper yesterday, Your Honor. Okay. Answering those position paper na hindi nyo susundin itong Supreme Court's decision na sinasabi, okay lang magbayad sila, mag-apply sila ng mayor's permit. Okay lang yon. Pero hindi na dapat sila kailangan pa magbayad ng mayor's fee. Ito yan eh. Kasi maliit na nga lang kita nila, sir. Eh. Kita mo, hindi ka ba naawa? Kanyan, pinag-usapan natin na kinakawawa sila. Diyan pa yung STL na papatay na yung kanilang kita, na yung three digit, etc., etc. Tapos sisingilin pa sila 5,000. Huwag naman. Okay lang yun, sisingilin sila po yung sa environmental, sa garbage, o yung fire inspection. Ako ano man tawag doon? Regulatory fees po. Regulatory fees. Okay lang yon, okay sa inyo, di ba? Yung sa mayor's fee, ang malaki, 5,000, dapat tablado na yon kasi yun ang sinasabi dito, Supreme Court decision. Sumunod po kayo kasi kung hindi, makukontem kayo. 5,000 lang, marami pa naman dyan mga negosyo sa Batangas na pwede niyo po sigurong, di ba, patawan ng mayor's permit fee. We will look into it, Your Honor. Thank you. Thank you very much, Attorney Sunny Jose Rica Blanca. Thank you in advance dun sa iyong mayor. What's the name of your mayor, sir? Beverly Rose Limacuha, Your Honor. Okay, thank you. In advance kay Baby Mayor Rose. Thank you. Okay, isa na lamang. Parang ayaw ko nang banggitin to, pero since nasa agenda, itong mga kabo ng STL na napag-usapan no last time. Ito, STL, galit sila sa STL eh. But anyway, trabahador din to, yung mga kabo na walang SSS pilat pag-ibig. Di ba, nung nag-hearing tayo nito many times, many months ago, sabi niyo, magkakaroon na po, sinulatan niyo ako, ng pag-PCSO, magkakaroon na po ng benefits ng itong mga kabo kasi ito naman talaga ang kumukolekta ng taya, kubrador, umulan man, uminit, e pag nagkasakit, wala silang pambayad sa hospitalization, magmamakaawa pa sila sa mga STL operators, kuminsan nakakatikim pa sila mas sakit na salita. So,
ano pong status itong mga kabo? Meron ba silang mga benefits? Actually, Mr. Chair, for an STL to be able to operate, they have to submit SSS and PhilHealth coverage of their employees. However, for the EACs, the cabos and cobradores are actually not regular employees. They come and go, Mr. Chair. Meron yang housewife, papasok siya ngayon, mangongolekta siya, tomorrow wala na po siya. So, to be honest, Mr. Chair, it really depends on the legislative bodies to pass the requisite law regarding this, because this involves SSS and PhilHealth. There are provisions of the SSS law. In fact, if you don't cover your employees, that's a criminal case, as well as the PhilHealth law. So, unfortunately, project or mga intermittent Pagano, employees ma'am, are not covered. Ma'am, for the second time, yes, please, sir, don't make me stupid here. No, Mr. Okay, Chair. Ma'am, yung sinasabi mo, totoo yun. May mga housewife come and go. Pero that's only 1%. Yung 99%, they stick. Sila pa rin po yung nangongolekta. Kaya nga po, kumikita po ng bilyones ito po mga STL operators. Kasi kung sila come and go yung kanilang mga kolektor, hindi sana kikita silang ganong kalaki. Kaya sila kumikita ng ganong kalaki dahil may mga suki-suki na yan. Yung mga cobrador kabo, may mga suki na yan. Yung pagtataya nila, regular na. So, ma'am, kailangan po talaga magkaroon ng benefits to mga kabo. Kailangan po. Siguro pwede niyo po ilagay doon sa kondisyon sa pagbibigay ng prangkisa sa mga STL operators na dapat merong SSS PhilHealth pag-ibig ang inyong mga kabo cobradores. Pag hindi, kakansilay ng inyong pong prangkisa. Ganun lang po yon. Kung gusto yun, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Di po ba, Madam Attorney? You're a lawyer. Okay, ma'am? So, gusto ko po sa susunod na hearing, meron po tayo may kitang concrete document na decision na talaga magkakaroon na po ng benefits itong mga kabo. Kasi itong mga STL operators, and you will agree with me, some of them are gambling lords. Really? Some of them. Bong Pineda, ang daming STL. Kilalang gambling lord yan. Diba? One more thing, Mr. Chair. Yung pong cancellation po, ang problema ho namin up to now, kasi po talagang malaki yung problema ho lahat ng mga lotto agent, lotto tellers yan eh. Kung ano sinasabi, yung cancellation po, ng ticket cancellation. Ah, okay. Yan po yung pinakamabigat na... Okay, isa pa. But thank you. Hindi na lista ng staff ko dito. Ticket cancellation, Attorney Pagano, nangyari, nag-aabono yung mga teller. Nagbigay ng example, hindi naman kagustuhan nila na ikakancelin yun kasi yung mananaya, sabi, ayoko yung ticket niya, mali yan, hindi yan tinayaan ko. Sila nagbabayad. So, anong Actually, Mr. Chair, as mentioned to you by GM Robles last time, the reason cancellation was stopped is because PCSO was losing 500,000 per day. I think if you remember, Mr. Chair, I was here also during okay. that hearing. 500,000 pesos per day, PCSO was losing that kind of money. There was a time that it amounted to 17 million pesos for a month. Now, I understand the plight of the tellers, especially the tellers, not the agents, Mr. Chair. But what we are looking into now is that we will allow cancellations under very stringent requirements. That it okay. is not as simple they deduct the cancellations from their sales. There is a process, Mr. Chair. The Commission on Audit, we've already consulted the Commission on Audit. This is similar to a money claim against government because a cancellation is deducted from the sales, Mr. Chair. Like mentioned by GM Robles last time, mas marami pa ho ang cancellations kesa sa sales nung isang lotto agent na to. I hope they will let me finish my statement, Mr. Chair. Regarding cancellations, we are looking into already the return of the option to cancel, but under very stringent requirements.
it will be on a basis of reimbursement. It will have to be looked at, validated by our branch manager or our personnel, and then it... Ma'am, napakabang proseso yan. Yes, po. Ang sinasabi nila last time, kung maalala ko, bigyan sila ng window na they're able to cancel that mismong taya. That's what we did last time, Mr. Chair. That was what the teller used to do a lot of cancellations. They were given a window of 5 minutes, Mr. Chair, from the cancellation. Now, my question is, this actually is disadvantageous to the government. We were losing 500,000 pesos. Okay, I know. You were losing 500,000. How about the small tellers that are losing lifetime savings or the whole month salary? Because of this kapalpakan ng computer system. No, Mr. Hindi, kasi, Attorney Pagan, nandito yes, naman, di ba? Yung sinasabi nila, yung mga numero na nailagay doon sa ticket na hindi naman dapat, na nagkamali po yung system error po. Inadmit ni GM to, nangyari to. And yet, sa kanila, dinidita. That is a general statement, Mr. Chair. There are several Paano yun? Inadmit niyo naman na nangyari yun, na nagkakamali, kasama, naalala ko yun, thermal paper, hindi maganda. Okay. Mali yung pagka-print. Yes. Okay, hindi nababasa. Or, mali yung printer. Tapos meron pa yung system, imbis na tinatayan niya system 3, lumabas system 8, wala siya pambayad. So, that needs to be cancelled. Yes, ngayon, aalis yung mananayo, wala siyang pera . Yes. Ayoko yan, ang laki-laki yan, 6,000, ang pera ko lang dito, kunyari 3,000. Sila mag-absorb ng 6,000. So, paano yun? Anong solusyon po nakikita niyo doon? Okay, that's why we need to classify the reason for the cancellation. If the cancellation is caused by the paper, that's why may validation po yan, Mr. Chair. Hindi pwedeng teller lang magsabi, ay, cancel to, deduct ko sa... So, what you're saying is, merong validation process. Yes. So, pupunta sa PCSO, ang mga teller ipapakita yung ticket, it ma-validate ng PCSO. Dati naman po talaga at yun. At i-reimburse. Yes po. Is that fair enough, Chairman? Kuha? Well, if the damage is a result not coming from the teller, then I think... Okay, yung reimbursement process. Sa tingin ko pwede. Okay. So what they're saying, ma'am, okay si Chairman Don, na i-reimburse na lang. Meron kasi validation process, pupunta sa PCSO, ipapakita, ipunin yung mga ticket na dapat na-cancel, and then reimburse nila. Tama? They were required to keep the tickets. Kasi Mr. Chair, kung may problema yung papel, then sisingilin naman yung supplier. Okay. Kung may problema yung equipment, sisingilin. Pwede bang mapakita kayo ng record para malaman nila na nagsasabi kayo ng totoo na the government were losing half a million a month? Yes, we have that. We have that. We will submit sa mga cancellation na yan? Yes, Mr. Chair. From okay. If you want, from January 2023 up to September under the old system. Magkano po na 500 average, okay. 500,000? Yeah. For January to September up to 2023, under the legacy system, we were losing 541, 498, etc. Average of 503,478.39 pesos. For the month of October and November, we lost 548,000. Okay, so very clear to us, basta pakita niyo yung record sa amin, na talagang nawawalan kayo ng pera because of this cancellation. The list as well of the lotto agents, Mr. Chair. Meron na kayong patakaran in place yung bang validation process, they have to go through validation process at sila may reimburse. That's what we are crafting now, Mr. Chair, because we practically should be given time. Instead of having to answer their crying stories. Okay. So what's wrong with that na kailangan may validation process dahil magpapakita silang records dito na talagang nalulugit by the hundreds of thousands. Mr. Chair, hindi naman po lahat ng lotto outlets nagkakaroon ng cancellation. Tanong ko lang, ano pong problema niyo doon? Ma'am, isa-isa lang. Yes, sir. Ano problema niyo po doon na
i-refund naman daw, i-reimburse as long as meron dadaan sa isang validation Mr. process. Cancel na po yun eh. Cancel na po yun. Hindi na po kasama sa sales yun. Kung kinansel. Ngayon, kung na wrong basa po ng reader, usually naabot minsan 5,000, 6,000, wala naman nung iaabono. Kailan pa? Kung everyday ho may error yung machine, lalaki ho yan. Paano po yun? Kasi minsan ho, darating yung technician, tatawag yung technician, nagkakaroon, basa, bumabasa na mali yung machine. So, lilinisin, maayos na. So, ilang basa na po yung nagkamali? Example, 320. Sa pagitan ng 20, may 520. Yun yung ba nagiging problema ng bagong machine? Masyado pong sensitive, lalo po ngayon. Kaya po nagmamadali kami na kailangan magkaroon po ng cancellation. Kasi everyday po may nag-aabono. Ma'am, okay. Kung by the thousands pala ang cancellation, wala naman pang abono to sila. Kung 5,000, 6,000, magkaroon ang sweldo ng teller. Minimum. Kung nakatatlong cancellation worth 15,000, ubos yung sweldo na yung sinasabi ko. So and I do acknowledge na nalulugin PCSO ng 500,000. Kung nag-augment nga kayo by the hundreds of millions, 500 million, yung 500,000. Is it chair? Sir, please. Sir. Please, sorry po ha. Kung nag-augment kayo ng 500,000 para may manalo lang ng isa, ano yung 500,000 na malulugi kayo? Although, dapat din nalulugin PCSO. Gawa niyo ng paraan na hindi naman madidihado itong, ma'am, sandali lang. Kasi salita ako, taasan kayo ng kamay. Nalilito po ako, please. Okay? Paano naman? Diba sila? Paano kung iwala silang pang reimburse? Dapat pag mag-usap kayo, you have to come up with a system. Yes, Mr. Chair. Maybe we will have a cap. Like for example, you can you're allowed 5 cancellations, something to that effect, Mr. Chair. And then more than that threshold, they really have to report that to the hotline. Ang nakakapagtaka kasi, Mr. Chair, based on our, ano, ang lagi na lang naka-cancel, 2D, 4D. We have 2D, 4D? Yes po. 2D, 3D, 4D. Yan po bakit? Lagi. Bakit 2D, 3D, 4D? Without having to say who did what. Ang gagawin nila, kunwari, na-cancel yun. Kasi if hindi naman yun maklik-claim, kung hindi winning ticket yun, ano na yon, good as canceled na yon, kanila na yung taya na yon. Ngayon, pag nanalo yon, kaya na rin nilang anuhin yon, bayaran yung 4-5 na price nito. So ibig sabihin nilalabanan. Nilalabanan po eh. And you have those records to show na puro 4D, 3D. 2D, 3D, 4D po. Pero yung pumunta dito nung last time, hindi, yung talagang regular lotto game. Huh? 645. I did not see the proof that they presented. I did not see those documents. Kaya nga po, lalabas ko kayo ng polisiya na maging stick kayo doon sa mga 43D, whatever, 5D. Pero doon po sa mga big lotto games, dapat agad-agad pag na-cancel, hindi naman pwedeng dayain yun, hindi naman pwedeng labanan yun, ma-cancel para hindi na mag-abono yung mga teller. Is that okay? Doon sa mga 4D, 3D. We will classify again. Like, so magkaroon ng classification. Okay? Yes. Ma'am. Mr. Chair, I just simply don't understand as to why they're saying they're losing money. They're not naman even paying the cancellations. I mean, we suffer paying because we needed to, ano, wala na pong cancellation, diba? So, kung nung during the cancellation, they're losing, why are they going to lose with the cancellation? I-canceled na nga po yun, hindi na papasok sa sales yun. So it's just, you know, I mean, where's the logic there that, you know, they're saying that they're losing $500,000? Attorney Pagado, she's making sense here. No, she's not a lotto agent kasi that's what she doesn't understand. Canceled na yun. Bakit pa nga pala malulugi ang PCSO sa mga tickets na canceled? Hindi na nga pumasok pala yun sa kaban ng PCSO. Yun nga, sir. They make it appear that it was canceled and they deduct that. You have sales example. Example, sir. Magbigay ako ng example. Sa 4D, ang sales niya 6,160 pesos. Okay, may cancel siya. May cancel, Mr. Chair. 5,760 pesos. Okay, so, tama na. Lalabas sa records nila, papasok doon sa PCSO, halimbawa sa 4D. Canceled na po. Canceled how much?
6,000? Hindi, ang sales po niya 6,150. Okay. Okay. Ang cancel niya 5,760. Okay. Ang net sales niya 390. Okay, so lang po natira. Ah, okay. So ibig sabihin ibinawas yung canceled doon sa sales na na pumasok doon sa PCSO. Opo. Okay. We have naman, Mr. Chair, we have the documents. We're not making this up. It's not as if we can make up all this data. Okay. Siguro po, kailangan din natin ng third party auditor na titingin dyan para tingnan yung records ninyo. Babanggain dun sa records nila. Okay? And then, siguro, that. Bigyan nyo kami ng record para ipasa namin sa kanila yung yes. mga sinasabi nyong lugi ng 500,000 by the hundreds of thousands. Yes. Bigyan natin sila ng yes. kopya so they we can study it. That, and then, pwede nilang kontahin, pwede hindi. Pag kinunta nila, pupunta sila kay Chairman Kua, yes, sasabihin nila, and then mag-uusap-usap okay. yung mga operators. Okay? Yes.